So para sa activity 2 din natin, nasa database pa rin tayo, may SQL. So yung gagawin natin dito sa first activity ng activity 2D, i-start natin yung web server, then open my SQL console. Wait lang din lang natin to. Tapos i-create tayo ng table. So yung unang table na gagawin natin ay yung ating project table, tapos yung end project table. So magkaiba silang table pero pareha sila na mag-insert tayo ng quality records. Tick 30 sila ng table project, tapos yung table end project natin. So kanina nung tinatry kong buksan yung ating SQL console, nag-error siya. Ayaw niyang mag-run kahit na anong data niya. So ipapakita ko muna. So may SQL shell, tapos dito JS siya. So yung may SQL JS mode, so ipapalitan natin ng SQL mode. So /SQL. So naka-switch na siya. Yung gagawin na lang natin is mag-create tayo ng table. So lagyan natin dito yung create function niya. Tapos yung table name natin is employee. So yan, not connected siya. Tapos yung kanina pa, bigla na lang siyang nag-off. So ayaw naman natin na mag-shutdown yun ng nasa kalagitnaan tayo ng coding. So yung gagawin na lang natin is pupunta tayo ng web server. Kung wala naman tayong web server sa SAMP katulad ko, so SAMP kung bakit yung ginagamit ko, well yung sa SAMP tsaka wag isa din naman yung ano ito, yung gagawin sa yun to kung ano yung kailangan mo yung bibigyan niya. Pero magkaiba lang sila ng pangalan kasi magkaiba sila ng kumpanya. So dito tayo sa admin. So dito sa admin pwede ka lang dito gumawa. So kapag gagawa ka ng database dito, pwede ka dito gumawa sa may SQL. Pero mas sanay ko lang sa ating workbench ng SQL. So ay hindi pala, masanay ko pala ito, web server. So yung web server ito yung gagamitin natin. So yung ano naman, yung workbench naman, pwede ka namang gumawa din, pero hindi ikaw yung gagawa ng table mo. So mga pindot-pindot lang yung gagawin mo din, makakagawa ka na yun. So add muna tayo ng new na ano natin, create new database muna natin para makita natin yung ating database agad-agad. So dito magkikrate tayo dito ng ating database. So database 2D mo lang yung lagay naman kasi naroon ako yung mga pinag-practice ko yung activity 2D. So mga pinag-practice ko yan, nakalimutan ko ito ng gal. So ilagat natin dito collation, tapos create natin. So kapag mag-create ka ng table, pwede kang ilagay dyan, pero parang dyan kaya siya mag-gumamit ng command prompt o yung ating may SQL shell dito sa isang manong-manong SQL. So dito, manong-manong nilalagay yung mga mag-create na tayo ng table ng employee. So, balikan ko na lang kayo pag nalagay ko na, tapos explain ko na lang yung code ko. So, ito na yung ating code sa ating gagawin table. So, create table projects. Huwag tayo maglalagay ng double quotation or one quotation na ito.
tapos diretso ka na sa paggawa ng column. So yung template ko alam na gagawin mo. O kapag gumawa ka ng create ng table, so create table, huwag ka maglalagay ng kahit na anong symbol. So kapag sa usapang column na, maglagay ka ng semicolon para sa open parenthesis pala yan. Open parenthesis yung pangalan nito. So, to open parenthesis na to, parang dyan na yung gagawa ka ng table. So, yung una natin table, project ID. So, integer siya. Tapos yung length value niya, yung length niya is yung 5. Tapos not null siya. Yung sunod is yung project name. So, varchar siya. Tapos yung length niya is 30. Tapos not null din siya. So, yung sunod is project location. Tapos varchar din siya. Tapos yung ating 20 length. Tapos yung not null din siya. So, ito din, project started date. Tapos yung ating data type is date. Tapos yung ating not null na. Tapos dito naman yung project status or project status. So, varchar siya. Tapos then yung length na not null din. So, yung null lang dito ay yung ating project complete date. So, date yung type niya, yung data type niya, tapos null siya. Tapos yung ating primary key ay ito, project ID. So, execute na natin ito. Pindot natin itong go button na ito. Tapos may SQL return an empty result set. So, meron na tayong table, pero wala pa naman yung ating table. So, kapag mag-insert tayo dito, punta ulit tayo dito sa ating structure, ay SQL, tapos pwede na tayo mag-insert dito. Kung may nakikita kayong mga insert button dito, yung mga clickable button dito na select, tapos insert. Ito, select all natin ito. Tapos, ito naman update, tapos yung delete, tapos pinag-format natin yung ganyan. Pero hindi natin gagamitin yung mga button na yan. So, yung gagawin natin is manual tayo para hindi naman tayo nakakaano sa mga kasama natin na hindi nagpindot-pindot lang. So, manu-manu din tayo. So, sulit natin gagawin. Tingnan natin ito sa button. So, sulit natin gagawin ay itong mga M-project table. So, dito yung M-ID. So, varchar din siya. So, balikan ko kung kaya kapag nalagay ko na yung ating code. Oo nga pala. Kapag ngayon nagagawa na tayo ng dalawang table, yung M-project, pupunta ko rin tayo dito. Pero, dito sa database 2D, dito na tayo mag-a-add ng table. So, dito tayo, add mo. Tapos, meron tayong mga column dyan na pwedeng fill out. Ano, pindot lang. Pero, pupunta natin ay dito sa SQL. So, unfair kasi dun sa mga gumamit ng mga command prompt yung may SQL siya. So, dito tayo kagawa ng ating code. So, balikan ko ulit kayo kapag nalagay ko na yung ating code. So, ito na yung ating table code. So, create tayo. So, dito yung function na create table and project. So, huwag tayong maglalagay ng double quotation or single quotation. Diretso na tayo sa ating column. So, una nating column is yung MID, varchar siya. So, for yung length niya or yung values niya. Tapos, yung not null. Tapos, ikalawang column niya is yung project ID, varchar din siya. Pero, for yung length niya. Excuse me. Tapos, not null din siya. Dito naman sa billing rate, double. So, wala tayong lalagay na ating length, tapos not null siya. Tapos ito naman yung ating total hours, double din siya katulad ng billing rate, pero ito naman ay may null or null. So not null sa nung tatlo, tapos itong pangkuli ay null. So yung ating primary key nandito, MID, which is nandito sa una, yung other MID, varchar for not null. So enter na natin to sa pamamagitan ng pagpindot itong go button. So, nandito na tayo. May project ID na. Ayun, may add projects na tayo. Naman, ito naman yung susunod. Mag-i-insert tayo. So, take 30 silang project. So, mag-i-insert tayo. Pindutin natin na insert.
sunset. Basta yun. Yung pinaka-main na function key dito sa ating pag-insert ay yung insert. Tapos yung mga pangalan ng columns, tapos values. So, balikan ko kayo sa ating code. So, ito yung una natin i-insert. Insert yung ito. Tapos yung project o yung end project table natin. Tapos yung end ID niya, naglagay na lang ako ng 1. Tapos project ID niya, 21. So, dito naman sa billing rate niya, 1,000 na ilagay ko. Tapos dito naman sa ating total hours, 27 na ilagay ko. So, yung mga nilagay kong naliban sa mga column is ito yung value niya. So, i-execute natin yung pagpuling dito ng go. Yan, naka-insert na tayo ng isang row sa ating end projects row. So, dito, meron na tayo dito yung end ID project, tapos billing rate, tapos yung ating total hours. So, i-insert na naman tayo sa pagpunod dito na pagpindot ito ng edit. Pwede rin yata dito sa SQL na lang dito. So, pwede na rin dito. So, kaya ulit, insert tayo ulit hanggang makapag-insert tayo ng mga 5. Okay naman siguro yan. Kasi napag-usapan naman sa messenger na 22 mas mapunta kasi sa 30. So, balik ako ulit. So, ito na yung ating i-insert na mga information sa ating table sa end project. So, nag-insert-insert lang tayo. So, insert nito. Para makapag-insert tayo. Tapos, kung nagtataka kayo kung bakit ang dami ko na-insert. Kasi, sa tuwing isang condition, maglagay tayo ng semicolon. Para kapag tapos, ibig sabihin yung semicolon na yan. Kapag maglagay kayo sa pinakaduruduruan ng isang condition mo, ibig sabihin tapos na yung isang condition mo. So, kumbaga, itong ginawa ko ay isang multiple condition. So, execute na natin sa pamagitan ng pagpindot ng tango. So, dito, pagkita na tapos na sila. So, titignan na natin sa ating table. So, nandito na yung ating table. Pwede mo din sila copy. Tapos mo sila copy. Pwede natin delete. Pwede din natin edit. Pero, yan na yung ating result sa ating end project. So, dito naman sa ating projects tayo mag-insert. So, dito mag-insert tayo ng ating mga information sa ating table sa table project. So, punta ulit tayo dito sa SQL. Tapos, pangalan natin ito. Balikan ulit kayo kapag nakapag-insert na ako dito ng code. So, meron na tayong insert na information nilalagay sa ating project table. So, dito, may first project tayo, which is dito sa yung linagay ko na lang is random na lang linagay ko na start date, tapos yung ating start date, tapos complete date. So, meron tayo dito ang first building sa project 91 Santa Maria, 2022 January 1. So, done na siya. 2022 January 25 yung binagay ko sa complete niya. Tapos, dito naman sa ikalawa is yung project ID 2, which is sa building to Santa Maria rin, 2021 January 1. Tapos, done na rin siya. So, yung natapos siya is yung 2021 May 25. Tapos dito naman sa ikatlo is 3. Project ID 3. Tapos building 3. San Esteban 2009 December 1. So doon na din siya. Tapos doon na siya ng 2010 January 28. Tapos dito naman is yung building 4, which is doon sa project ID 4 na Pakan 2021. Tapos January ay December 1. So, dito naman is hindi pala January 12 pa na to. So, dito naman is 2022 na siya natapos, which is yung January 29. Basta random na lang yung nilagay ko mga dito. So, building naman yung nilagay ko yung numbers na yung pinagin ko. So,
So yung check na natin pa, hindi din natin pa daw. So, na-insert na nga siya. Tapos yung warning siya dito na data translation for column project update. So, may mga nagkaman siguro ako dito. So, tignan muna natin siya. Bago natin ano. So, ngayon, yung complete niya, matanggal na. Which is, hindi siguro ito pula. So, yung gagawin ulit natin ito. I-update natin siya. So, dito tayo sa SQL. Tapos, may update property. Tapos, ito natin ang gawin natin. Tayo, balikan ko kami. Pagkatapos na tayo. So, ito na yung final output natin. Mapangkuling yung building vibe natin, which is the sun. Doon siya sa next one sa ako. Is 2022. 10-1-1. So, done na siya. Yung gawin na lang natin is ilalagay natin ito yung tignan natin. Kung gusto ko nga kasi kami hindi ko siya na eh. Balikan ko naman kung pag pwede na manumal na lang na para sabala. So ayaw niyo talaga ang maligyan ng date na kahit tinuloy ko na siya ang buy kasi nga nasa atin mga ilan yung 2022 siya talaga ayaw niyo maging buy. So 0-0 pa rin ang project update na. So ito na lang yung output ko sa activity 2 days.